kalapatids. Magsisigising na tayo ng ating inakay, ano? Meron na tayong inakay. Yun, isang anak nila. Ayan. Bali, ito po yung ring na susuksok natin sa kanya. Bali, ano siya? Ayan, ano? NGPC. Bali, 2025 pa naman ang laro nito. NDR. Ibig sabihin ng NDR. Ano siya? North Derby Race. Ayun. Sa North yung kanyang laro. Sa 2025 pa. Ito yung inakay. Ayan. Malaki siya. Nag-iisa kasing kapisa. Bugok yung isa. Ayan. Kaso hindi ko alam kung ilang days na ho ito. Basta nakita ko malaki na po yung kanyang paa. Sisingsingan na po natin. Ayan. Ang kulay ng kanyang nanay, puti. Na may halong, ano, pakita natin mamaya. Hindi ko kasi alam kung ano yung kalalabas ang kulay ng ano. Lupos ko tayo ng ano. Polis. Nung tatay. Yung tatay black na may halo siyang puti kasi. Ayun. Bali club ring po yung inialagay natin sa kanya. Dahil kasama po tayo sa club. Nagpasukat po tayo sa PPC. Kaso nga lang hindi ko pa po alam ang kalakaran. Yan o. Oh. Stick lang para mabilis kasi yung isa. Yan, ginamitan natin ng stick para makapasok ka agad. Yan, yan o. Oh. Mayroon na siyang sing-sing. Isa ito sa panglalaban natin sa NGPC. Yan, sana hindi siya mag-overfly pagka lumilipad na. Yan. So, inakay, pakita natin yung kanyang nanay at tatay. Bali, yung nanay at tatay nito ay nakakalabring din siya. Galing siya sa ano, sa pinsan ko. Nakaano din siya sa club pero nagsawa sa kasi sa kalapati. Kaya nagpapagawa kasi sila ng bahay. Wala na silang paglalagyan ng look. Ayan yung ipon. Mukha siyang parang Batman ata ang kalalabasan nito. Ayan, white fly siya eh. Na parang may black. Hindi ko alam kung black or blue barang kalalabasan nito dahil hindi ko pa makita. Ayan, pakita natin yung kanyang nanay at tatay. Para makita nyo po. Yun, mga kalapatids, nagbabalik ang Frogman Makasdal TV. Ayan, ito yung kanyang tatay. Ayan, ang ganda. Ganda ng kulay niya. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang tatay, oh. Pogi. Tingtingan ho siya kasi wala na ata yung kulungan ng pinsan ko doon. Baka makawala. Wala yung kulungan niya doon at makuha ng iba. Sayang naman. Kaya tingtingan natin. Hindi kasi safe sa ating lugar pagka nakawala sila. Diretso agad. Buti sana kung parang double wooling. Kahit na hindi ko na sila titingtingan. Kahit na hindi ko na to tingtingan. Yun. Ano siya? Nakakalabring siya ng ano ba itong card nito? PPFC 2022. Yan. So nga lang, di ko na alam kung ano yung line ng ibon na ito. Kasi nakakaya naman, binigyan ka na nga ng ibon. Yan, dami kasing binigay nung pinsan ko sa akin. Yan siya. Ito yung kak. Pero alam ko may pakawala ito eh. Hindi ko lang natanong sa pinsan ko. Kasi yung pinsan ko na yon si James De Vera, driver siya. Kung saan-saan siya ng lugar na pupunta dito sa Pangasinan. Kaya madalas siyang nagtutos. May ano to. May lipad to, itong ibon na to. Nakalimutan ko lang kung saan yung pinakamalayong tinos nito. Kasi ang istorya nito, gusto na sanang iwala ang ibon na to. Kaso hindi siya nawawala. Ayan. Ayan. Ganda nung black niya. Pagka black niya na may puti. Pakita na lang natin yung kanyang hen. Ayan yung hen.
Pakita natin yung hen, yung kanyang asawa. Yun, ito naman yung hen. White fly siya na may black sa likod. Ito yung hen. Yun yung ano, ito yung nanay nung ano natin. Ano din siya, nakaklabring din siya. Yun o. Yan, bigay din to ng pinsang ko na si James de Vera. Yan. Titignan natin kung ano yung magiging lipad nung kanyang inakay, sana hindi humawala o magkasakit para sa 2025 ay masubukan natin kung ano naman yung magiging kalalabasan ng mga anak nito. Sa breeding naman po kasi talagang bago ko sila binreed, yung basic na sinasabi nila, deworm, tapos pagpapaligo para mawala yung kuto, yung deworm na ginamit natin, astig or hammer ata yun, nakalimutan ko na yun. Monday nag-deworm tayo bago natin sila pinagsalang. Tuesday naman nag-ano tayo ng washout, yun yung sa para sa kuto, para bago natin sila i-breed wala silang kuto. Pagkatapos ng kuto, pinlashing natin sila, gumamit tayo ng bawang at oregano, pinakuluan natin yun. After noon, isang linggo akong nagbigay ng ano, vitamin sa kanila, yung mga ginamit natin vitamin sa kanila, yung hinahalo sa tubig, yung Bean Pro. Tapos gumamit din tayo ng calcium, gumamit din tayo ng B12, tsaka yung multivitamins. Tapos pinagsama na natin sila hanggang sa hindi sila nangitlog. Diretso lang yung pagbibigay natin ng vitamin sa kanila. Hanggang ngayon, nagbibigay pa rin tayo ng vitamin sa kanila, pero may schedule po tayo ng pagbibigay sa kanya. Di naman po pwede yung diretso pagbibigay ng vitamins para yung kanilang naisusubo sa anak ay yung kanilang nakakain at naiinom ay naisusubo doon sa kanilang anak. Bata pa lang, talagang maaano na siya sa vitamins, malakas yung kanyang katawan. Kumbaga, ginagawa na natin siyang warrior. Kumbaga, itlog pa lang, ginagawa pa lang natin sila talagang sa itlog pa lang, kinukondisyon na natin hanggang sa kanilang pagiging inakay. Ayan, sabi nga nila, kahit na magaling ang ibon mo, kung wala ka naman sa esteba o hindi ka magaling sa pag-iibon, hindi ka magaling mag-alaga, wala kang sa esteba, walang mangyayari. Ayan yung mga advice ng mga magagaling na panser natin. Ayan, kaya yan ang ating sinusunod. Meron tayong schedule ng pagbibigay ng vitamins, meron tayong tinatawag nilang sistema. Bago tayo sa pagbibreed pa lang, may sistema na ako. Pati sa pagbibigay ng pagkain nila, may sistema ako sa mga paintay. Iba yung sistema ko sa mga flyers ko, iba din mga sistema ko sa may mga inakay na. Para habang bata pa lang talaga, batak na sila. So ayun, yung iba i-vlog natin sa mga susunod. Ayan, sa mga masukid ko na manunood dyan, pagka marami na tayong ibon, pa-share, like, and subscribe na lang sa atin. Piin nyo lang po ako, baka pag marami magbibigay tayo ng inyong mga panimula sa mga newbie din dyan na kagaya ko. Yun, thank you.